Sa loob ng elevator, yakap-yakap ni Veronica ang brown envelope sa dibdib niya. Nakasuksok siya sa sulok ng elevator sa takot na baka masagi niyang katawan ng kanyang boss. Nagtataka naman ito na binalingan siya. What are you doing? Po, tanong niya. Are you sure you want to become my personal secretary? Halatang pagdududa nito sa kanya habang tinitingnan siya. Umayos siya ng tayo. Yes, sir. I'm confident that I can handle my job as your secretary if you will give me a chance. Tuloy-tuloy niyang sagot. Nakita niyang pagtaas baba ng Adam's apple nito na kay sarap tingnan dahil lalaking-lalaki ang dating nito. Napakurap siya ng mga mata nang makita na bahagya itong ngumiti, ngunit hindi pinakita sa kanya. I thought you didn't know how to smile, sir. Nasampal niyang bibig na napagtanto ang sinabi niya. Nakita niyang muli itong sumeryoso. Pinasok nitong dalawang kamay sa loob ng bulsa tuwing nakatalikod sa kanya. Why did you say that? Tanong nito habang naghihintay sa pagbukas ng elevator. Nakita niyang nasa 10th floor na pala sila. Nakita ko po sa salamin. Tumingin din ito sa wall ng elevator na puro salamin. Mula sa refleksyon, nagkatinginan silang dalawa. Siya na ang umiwas ng tingin, baka sabihin nito, naglalandi siya. Hindi pa siya natanggap ngunit bagsak na agad siya. Bumukas ang elevator, sumunod na rin siya sa likuran nito. Nakita niyang tumayong mga empleyado sa labas ng president's office at yumuko sa presidente upang bumati. Good morning, sir. Sabay-sabay nabigkas ng mga ito. Tumango lang ito't matapos tumikim. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob ng opisina ngunit iniwan ito nakabukas ang pintuan na madalas hindi nito ginagawa. Bumalik ito sa pintuan na tumingin sa kanya. Come in. Wika nito't muling tumalikod. Sino ba siya? Narinig niyang tanong ng mga empleyado sa labas habang papasok siya ng opisina. Close the door. Pinihit niya pa sarang pinto nang marinig ang utos ng presidente. Have a seat. Umupo na rin ito sa sariling swivel chair. Umupo na rin siya. May kinuha ito sa loob ng drawer. You start with the exam and make sure you pass it. This will determine whether or not you are qualified for the position you are applying for. Kinuha niyang test paper. Mabuti ito, personal ng presidente mismo nagbibigay ng exam. Halatang hands-on ito sa lahat ng bagay. Kung sa bagay, sabi nga nila, napaka-strict nito. Binasa niyang test papers. I'll give you 20 minutes to answer those questions. Your time will start now. Nakatingin ito sa suot na mamahaling relo. Mabuti nilang tumayo ito, tinayaan siyang sumagot. Sinulya pa niya ito't nakita niyang malalim ang iniisip nito habang nakaharap sa fiber crystal wall at nakatingin sa mga nagtataas ang building sa labas. Ilang minutong nakalipas, pasimpleng tinignan ni Luke ang babaeng nakatadhana na sanang ikasal sa kanya. Ngunit tinakbuhan siya nito. Ilang taon na nga bang nakalipas? Matagal na siyang may gusto dito. Kaya noong umutang ang ama nito sa kanya, hindi siya nagdadalong isip na magbigay. Ngunit nasaktan siya nang malaman na ayaw nito magpakasal sa kanya. Hindi siya nito kilala dahil hindi pa sila nakita. Nagbuga siya ng hangin. Nakaramdam siya ng saya sa loob ng puso niya. Ngunit hindi niya maiwasan na mainis sa babaeng ito. Dahil sa ginawa nito noon na pag-reject sa kanya. I found you, woman. Sir, nakita ko na siya. Sabay silang napatingin ni Veronica sa may pintuan. Matalim na tingin ang tinapon niya sa kanyang personal bodyguard na si Jake. Nakita niyang paglaki ng mga mata nito habang nakatingin kay Veronica. Magsasalita pa sana ito ng inunahan na niya ito ng mga nagbabanta niyang mga mata. Naintindihan naman itong ibig niyang sabihin kaya muli itong nagsalita. I'm sorry to interrupt, sir. Muli niyang sinarang pintuan. Alam niya nagulat ito nang makita si Veronica sa loob ng opisina niya. Matagal niya na itong pinapahanap sa mga tauhan niya at ngayon parang tadhana na rin ang naging dahilan upang lumapit ito sa kanya. Kanina, nagulat rin siya nang makita itong kausap ng gwardiya. Kaya bago pa magsalita ang gwardiya, inunahan na niya ito. Baka pauwiin ito si Veronica dahil yun ang sinabi niya. Ayaw naman talaga niyang kumuha ng babaeng sekretarya. Nabibwisit siya kapag nagpapakita ang mga ito ng motibo sa kanya. Madalas palpak ang mga trabaho. Ngunit nang makita niya si Veronica, nagbago ng isip niya. May kung anong enerhiya ang nagtulak sa kanya para tanggapin ito bilang kanyang sekretarya. Kung siya lang ang masusunod, ayaw na niya itong bigyan ng exam. Ngunit kapag ginawa niya, baka magtaka ito dahil hindi malang niya ito binigyan ng exam. Time's up. Wika niya habang nakatingin sa kanyang relo. I'm dancer. Nakangiting sagot nito. Shit, I hate her smile. Usal niya sa sarili.
Nainis siya dahil ang mga ngiti ni Veronica nakakakuha ng atensyon niya noon pa. Nagkaroon siya ng interest dito noon dahil sa mga ngiti nito. Muli siyang umupo sa kanyang suave chair at seryosong kinuha ang sinagutan nito. Isa-isa niyang tiningnan ang mga sagot. Humanga siya dahil sa katalinuhan nito. Karapat dapat na maging asawa niya. Shit, ano bang pinagsasabi niya? Nakuyom niyang kamao. Biglang kinabahan si Veronica na makita nakakuyom ang kamao ng boss niya. La, galit ba to? Baka hindi niya nakuhang sagutan ng tamang mga tanong. May sinulat ito sa ilalim na executive questionnaire. After you've answered the first question, I put to page 1. Move on to page 2. That's your final interview. Binalik nito sa kanyang questionnaire. Kinuha niya naman ito at binasa kung anong question ang sinulat nito. Interview number 1. What motivated you to select our company as your preferred place of employment? Napatingin si Veronica sa presidente. Mukhang tamad siguro ito makipag-usap sa kanya dahil imbis na interviewin siya ay dinaan pa sa pasulat-sulat. Sumang-ayon na lang siya sa iniisip niya. Matapos niya itong sagutan, nagpatuloy siya sa next page. Ngunit nakakunot ang noon niya matapos basahin ang tanong nito. What? Tanong nito sa kanya nang mahuli siya nito nakatingin. No sir. Sagot niya, ayaw na lang niyang magtaray dito dahil kailangan niya ng trabaho. Muli niyang binasan tanong. Paano ba niya sasagutan to? Interview number 2. Why did you choose to leave me? Hindi niya talaga alam kung paano sagutin. Kanina chose to apply, ngayon naman chose to leave. Papasok, aalis? Reverse psychology ba to? Tanong niya sa sarili. Sa huli hindi niya ito sinagutan, binalik niya ang questionnaire. Why didn't you answer the last question? Kunot noon itong tanong sa kanya. For the simple reason that I will never leave you, sir. If you hire me, I'll be committed to working with you. Pakiramdam ni Luke, simpulan ng labi niyang kanyang mukha nang marinig ang sagot ni Veronica. Talagang kakaibang karisma ng babaeng ito sa harapan niya. Sinubukan niyang tanongin ito, ngunit ang iniisip niya ilang taon na lumipas. Ngunit, reverse psychology ang sinagot nito na pasok naman sa panlasa niya. Hindi niya maiwasan na mapangiti. Nakaramdam siya ng kiliti sa puso niya nang marinig ang, I will never leave you, sir. Maaring para kay Veronica, work-related, pero para sa kanya umaasa siya. Gumuhit ang pait sa dibdib niya nang maalala na sumama pala ito sa ibang lalaki. Naninikip ang dibdib niya. Parang gusto niya itong itaboy, ngunit baka mahirapan naman siyang hanapin to. You can start today. Biglang lumabas sa bibig niya. Really, sir? Masayang wika nito. Thank you, sir. Tumayo pa ito at iniladang kamay sa kanya. Matagal niya itong tinitigan. Nakaramdam naman ng hiya si Veronica nang makita ang presidente nakatingin sa kamay niya. Ah, sorry. Akmang ibababa na niyang kamay na mabilis nitong kinuha yun at mainit na nakipagkamay sa kanya. Ang lambot pala ng kamay nito, usal ni Veronica sa sarili. Parang gustong halikan ni Leonard ang kamay ni Veronica, nagpipigil lang siya. Kaya binitawan na rin niya ito. I have a business meeting with Marston Bank tomorrow. Be ready. What? Biglang tumaas ang boses niya dahilan upang magtaka ito habang nakatingin sa kanya. Ah, sorry sir. Namumutla siya. Hindi niya alam kung malas ba o swerte ang kumpanya na itong pinasukan niya. Akala niya hulog na ng langit. Ngunit bakit may pakiramdam siya na isa na naman ito sa magiging kalbaryo niya? Kamustang pag-a-apply mo? Tanong sa manta pagdating niya ng bahay. Kinuha niya si Marvin mula sa kandungan nito tinalikan sa noo. May work na si Mommy. Mabibili ko na lahat ng gusto ko para sa iyo. Plus matutuloy na rin ang binyag mo next month. Nakangiti niyang wika sa anak. Talaga besh? Seryoso? Natanggap ka? Hindi makapaniwala ang tanong ng kaibigan niya. Mas mukhang excited pa ito kaysa sa kanya. At bukas na akong magsisimula. Natutuwang sagot niyang binalingan ito. Yay! I'm happy for you, besh! Ano bang ginawa mo't napapayag mo ang CEO na i-hired ka? Nagkibit-balikat siya. Siguro dahil nakikita naman niya na seryoso ako pagdating sa trabaho. Ay naku, kailangan nating mag-celebrate dahil may trabaho ka na. Biglang nagbagong reaksyon ng mukha niya nang maalala ang unang trabaho niya bukas. Oh, bakit ganyan ang pagmumukha mo? Kailangan bang maging malungkot kapag nagsa-celebrate? Napangiwi siya sa tanong nito. May business meeting siya sa CEO ng MB bukas. Ano naman ngayon? Nakataas ang kilay nito sa kanya. Hindi nito gets ang pinupunto niya. Si Marlo ang CEO ng MB. Malungkot niyang sagot. Hindi pa ako handang makita siya.
Gusto ko magreklamo kay Sir ngunit ayaw ko nang isipin niyang kakasimula ko palang nagre-reklamo na agad ako. Nakagat ni Samantha ang dila niya. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Problema nga yan. Eh, pero tapos ng relasyon yung dalawa, hindi ba? Dapat siyang mahiya dahil siyang nakagawa ng mali. Huwag kang magpa-apekto sa kanya. Aba, ngayon na may trabaho ka na, sisirain mo naman bang dahil sa kanya? Tamang kaibigan niya. Wala siyang dapat ipag-alala dahil maayos naman ang paghihiwalay nila ni Marlo. Kinabukasan, maaga pa siyang naghanda upang pumunta ng opisina. Matapos niya maglagay ng light makeup, ay nasulapan niya sa wall clock. 6:30 na, 7:30 ang pasok niya at nakaschedule ang business meeting nila sa AMB ng alas 8. Mabilis niya dinampot ang bag at lumabas ng silid. Agad siyang sinalubong ng mag-asawang Samantha at Arvin. Besh, kanina pa naghihintay sa yung itim na Rolls Royce sa labas? Bungad ni Samantha. Karga nito si Marvin dahil maaga pa nitong kinuha sa silid niya kanina. Nagtaka naman siya sa sinabi nito. Ha? Bakit daw? Baka natuntun kami ni Marlo. Kinakabahang wika niya. Kotse yan, Sir Leonard. Yan ang ginagamit niya minsan kapag pumupunta ng opisina. Walang duda dahil personal driver niyang nasa labas. Wika ni Arvin. Napaawang ang labi niya. Hindi siya makapagsalita. Nagtataka siya kung bakit siya sinundo. Late na ba siya? Siniko siya ng kaibigan. Mukhang may naaamay akong love triangle na mangyayari mamaya sa pagharap niyo ni Marlo. Panunukso nito sa kanya. Ang labo naman ang iniisip mo. Istrikto lang yun si Sir kaya siguradong pinasundo ako. Katuwiran niya. Ngunit nagtataka rin siya kung paano ito nalaman ang address niya. Sige, aalis na ako. Arvin, sasabay ka na lang ba sa amin? Binalingan niya si Arvin. Mabilis itong umayaw. Naku, huwag na Veronica. Mukhang may ibang lakad kayo ni Sir. Kontento na ako sa owner ko. Nakangiting sagot nito. Hindi na niya ito pinilit. Bye anak, hinalikan niya si Marvy sa pisngi. Samantha, ikaw na munang bahala kay Marvy. Promise, babawi ako. Hayan ka na naman, parang ulyanin ka. Mas mabuti nang si Marvy ang bantayan ko kaysa sa amain mo na mas ulyanin pa kaysa sayo. Bibisitahin ko pa ngayon mamaya eh. Kapag nagkapera ako, kukunin ko rin siya doon sa Home for the Age. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya dahil pinalaki niya ako kahit hindi niya ako tunay na anak. Excuse me, Ma'am Veronica, pinasusundo na po kayo ni Sir. Napatingin sila pareho sa pinanggalingan ng boses. Isang naka-uniform na bodyguard na may malaking pangangatawan ang nakatayo sa kanilang pintuan sa sala. Nakatingin ito sa kanila na nag-usap malapit sa hagdan. Sige, aalis na ako. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan matapos magpaalam sa mga kaibigan. Akmang bubuksan na niyang pintuan ang inunahan na siya ng bodyguard. Thank you. Nahiyang wika niya bago pumasok sa loob ng passenger seats sa likurang upuan ng kotse. Nagulat siya na makitang nakaupo pala sa loob ang boss niya. Namumula siya sa hiya. Good morning, sir. Nahiyang bati niya. Hindi niya magawang tumingin dito na matagal. Sagot lang nito sa kanya. Seryoso pa rin ang mukha nito habang nakatunang atensyon sa hawak nitong cellphone. First DL Hotel. Wika nito sa driver. Yes, boss. Napaisip siya. Ibig sabihin hindi sila pupunta ng opisina? Tiningnan niya ang oras. 30 minutes na lang ay mag-aalas 8 na pala. Lalo siyang nakaramdam ng hiya. Dahan-dahan niyang sinulyapan ito. Nagkasalubungan ang kanilang mga paningin. Nakatingin rin pala ito sa kanya. Siya na umiwas. Paano mo pala nalaman ang address ko, sir? Nahiya niyang tanong. Kung hindi ko inalam ang address mo, malamang pumuti ng mata ko sa kakahintay sa'yo sa opisina. Biglang napasulyap si Mang Samuel sa rearview mirror nang marinig ang sinabi ng boss niya. Kahapon pa lang pinusundan na nito si Veronica kung saan ito umuwi sa buong buhay niya ng pagsiservisyo rito. Ngayon pa lang siya nakakita na nagka-interest ang boss niya sa sekretarya nito. Pero hindi na siya magtataka dahil ayon sa chismis ng mga tauhan nito, si Veronica na raw ang babaeng matagal nitong hinahanap na papakasalan sana nito ngunit tinakasan lang siya. Muli niyang tinuon ang tingin sa kalsada na makita niyang mga nagbabanta ng mga tingin ng amo niya. Sorry sir, tipid na sagot ni Veronica. Ilang sandali pang nagulat siya nang biglang may mga fresh flowers na tumambad sa harapan niya. Napaawang ang labi niya na tiningnan ito. Hawakan mo, utos nito. Alanganin naman niyang kinuha yon. Para saan po ito sir? Takang-tanong niya. Huwag kang magalala, hindi para sa'yo yan. May pagbibigyan ako, pinahawa ko lang sa'yo. Saka pala niya pinakawala ng hangin sa dibdib. Nakahinga siya ng maluwag. Akala niya kung para sa kanya na ito.
Siguradong hindi niya tatanggapin. Ngumiti siya. Ah, ganun ba sir? Mukhang maganda tong mga bulaklak. Sigurado kung magugustuhan ito ng nililigawan niyo. Binalingan ni Leonard ang babae sa tabi niya. Dahan-dahan ang pagbuga niya ng hangin. Pakiramdam niya ang init sa loob ng sasakyan na mamawi siya. Samuel, paki-full ng aircon. Utos niya sa may bukas ng dalawang butones niya sa dibdib. Tangina, ganito pala man ligaw. Huh, sa loob-loob niya. Are you sure she will like those flowers? Casual niyang tanong sabay tingin sa mga bulaklak na personal niyang pinili sa mamahaling flower shop bago pa man sumikat ang araw. Halata na yata ang eye bags niya sa puyat. Hindi siya nakatulog kagabi sa kakaisip kay Veronica. Parang gusto na niyang hilahin ng oras para mag-umaga na kaya alas 5 pa lang pinabuksan na niya ang flower shop ng kanyang kaibigan. Nakita niya mula sa salamin na makahulog ang tingin ng kanyang driver, ngunit ginantihan niya lang ito ng nagbabanta niyang mga tingin. Oo naman sir, magandang mga bulaklak na ito. Juicy pa ba siya? Ahem, tumikim siya bilang pagsang-ayon dito. Tumaas ba ba ang Adam's apple niya? Lihim siyang natuwa dahil nagustuhan din itong mga bulaklak. Hindi nagtagal, humintong kanyang kotse sa harapan ng Perdiel Hotel. Hindi na niya hinintay pa na pagbuksan siya ng pinto. Wait, hinawakan niyang malambot na kamay nito. Bakit po sir? Tanong nitong lingunin siya. Natamemi naman siya. Gusto sana niyang ang driver na magbukas ng pintuan para sa kanila, ngunit nasa labas nito kaya hinayaan na lang niya. Never mind. Sagot niya at lumabas na rin ang kotse. Matapos nilang upo sa pinareserve ni Marlon table para sa kanila, nakaramdam si Veronica ng kakaibang kaba. Sir, the CEO of MB will be here in 2 minutes. What would you like to drink? Tanong ng babaeng waiter. Island Blue, please. Hinawi ni Leonard ang hibla ng buhok ni Veronica na nakatakip sa pisngin ito. Nagulat ito sa ginawa niya. You seem nervous. Pulang na pag-aalala ang boses niya. 1 serving of Jamaica Blue Mountain Coffee, sir. Kumpirma ng babaeng waiter sa kanya. Yes, please. How about you, ma'am? Nakangiting tanong nito kay Veronica. Super venti flat white. Wala sa isip niyang sagot. Gusto na niyang pumunta ng CR bago pa dumating si Marlo. Gusto muna niyang ihanda ang sarili at baka halatang kinakabahan siya. Hey, okay ka lang ba? Kunot nung tanong ni Leonard. Not feeling well, sir. Slight lang. Pwede bang pumunta muna ako ng CR? Nakangiting sagot niya at pinahira ng tissue ang pawis sa noo. Hindi talaga siya komportable kapag inaiisip na makakaharap niya si Marlo. Tumayo siya. Nilagay muna niyang bulaklak sa kanyang upuan. Tumayo na rin si Leonard at pinulupot ang kanang braso sa bewang niya. Can you manage? If you want, I can find you a room here so you can rest. Oh, no, sir. Mabilis siyang kumontra, sobrang nakakahiya. Pupunta lang po ako ng CR. Iihi ko lang ito para mawala. Nakangiwi niya sagot at mabilis na umalis. Nagtataka naman si Leonard na bumalik sa pag-upo habang nakatingin sa papalayong babae. Sorry, there's a bit of traffic on the way. Napalingon siya na marinig ang boses ni Marlo sa kanyang likuran. Pawis na pawis pa ito talatang minadali ang pagsuot ng business suits nito. Habang umuupo, patuloy pa ito sa pagsasara ng mga butones ng suot na long sleeve. Island Blue, wika nito sa babaeng waiter. Agad naman yung lista bago nagpaalam umalis. Mr. Whitman, I thought I was the only one who had trouble sleeping last night. Looks like you as well. Nakangiting wika niya nang makitang malaking eye bag nito. Tila nagmula pa ito sa pag-iyak. Broken hearted, pabirong sagot rin ni Marlo. Hindi niya kailangang mapikon, lalo pat business ang pag-uusapan nila ni Leonard. Oh, my bad. Me too, I couldn't sleep thinking about her. Pag-amin ni Luke? First time? Nangaasar na tanong ni Marlo, nagkibit balikat si Leonard. Yeah, I think I'm in love with her. Sabay tingin sa gawin ng babaeng papalapit sa kinaroroonan nila. Nanilim ang paningin ni Marlo na mapagtanto kung sinong babaeng tinutukoy ni Leonard. Lihim niya na kuyom ang kamao sa ilalim ng mesa. Si Veronica, taas mo pa rin na lumapit sa table nila. Alam niyang parang gusto na siyang kainin ang buhay ni Marlo, ngunit pakialam ba niya? Isa pa, ano ba ang ikakagalit nito sa kanya? In the first place, ito ang may kasalanan sa kanilang dalawa. Siya, malinis ang konsensya niya, pero bakit ba pakaramdam niya imbis na humingi ito ng tawad sa kanya, galit pa ito? Hindi niya ito pinansin. Kinuha ni Leonard ang bulaklak sa upuan ni Veronica upang makaupo ito ng maayos. Your flowers. Nakangiting wika ni Leonard, sabay abot ng bulaklak kay Veronica. Magrereklamo pa sana si Veronica dahil sa maling pagbigkas nito.
Ngunit pinisil itong braso niya bagay na pinagtataka niya. Akala niya tatanggalin na ni Leonard ang pag-akbay nito sa balikat niya, ngunit hindi niya ito ginawa. Hindi niya alam kung anong gustong palabasin ng boss niyang ito. Ilang sandali pa nilagay na ng waiter ang kanilang mga order. Agad yung kinuha ni Veronica. Akmang iinumin na niya ito nang makita ang I Heart You Flat White Creative Design sa ibabaw ng coffee. Tumingin siya kay Leonard na may pagtataka, nginitian lang siya nito ng napakatamis. Tumikim si Marlo. Sa totoo lang gusto niyang mamatay sa selos ngayon dahil sa paraan ng titig ni Leonard kay Veronica. Shit, napamura siya sa sarili. It appears that you did not come here for business, Mr. Lockhart, but rather for a date. Napatingin naman si Leonard kay Marlo. Oh, I'm sorry. She's my personal secretary. You simply misjudged the situation. Nakangiting wika ni Leonard. Where is the agreement regarding our collaboration? Did you bring it with you? Tanong nito, binalingan ni Marlo si Romeo. Agad naman itong inanda mga dokumento at nilagay sa mesa. Panay ang sulyap ni Marlo sa mga bulaklak na hawak ni Veronica. Parang gusto niya talaga itong kunin at itapon para maramdaman itong nagsasalo siya. My secretary hasn't come back to the office, but it turns out that she's already working with you. Are you sure she won't leave you for me? Tanong niya sabay bigay ng dokumento kay Leonard. Natigilan si Leonard dahil sa sinabi niya, kinuha nitong dokumento. Excuse me, sir. Mangangatwiran pa sana si Veronica, ngunit hindi siya hinayaan ni Marlo. That's a breach of contract, Miss Pascual. Nagbabantang mga tingin ni Marlo. Maging ang pananalita niya'y nagpapahiwatig ng pag-aakusa, agad na nakabawi si Leonard sa namagitan sa dalawa. Mr. Whitman, your secretary will not leave unless you let her go. Ngayong nasa akin na siya, hindi ko siya hayaang umalis. Besides, ako nang pinili niya. Kinampiyan niya si Veronica. Hindi manhid si Veronica sa parinigan ng dalawa. Parang gusto na niyang umalis ng hotel. Nagtatagis ang bagang ni Marlo habang nakatingin kay Leonard. Tapos na akong pumirma. Regarding sa fintech, it is our way of interbank connection. Si Veronica nang bahala mag-decide. Sa kanya ko na pinapaubayan lahat ng desisyon ng kumpanya. Gulat na napatingin si Veronica kay Leonard. Hindi niya inaasahan ang mga sinasabi nito ngayon. I don't think we have anything else to discuss, Mr. Whitman. Tumayo na si Leonard at sinubukang magkasalikop ang mga kamay nila ni Veronica upang hatakan din itong tumayo. Hinatak ni Veronica ang kamay niya, ngunit hindi nito hinayaan ni Leonard. Hanggang sa pag-alis nila, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Shit! Galit na sinipa ni Marlong upuan. Sinabunutan niyang buhok. Niinis siya sa sarili niya. Shit! Panay ang mura niya habang nakatingin sa dalawang papalayo. Hindi niya namalayan ang pagbagsak ng kanyang luha. Buong magdamag siyang nagpakalasing sa bar dahil sa paghihiwalay nila ni Veronica. Muntik pa siyang malate ngayon sa business meeting dahil sa hangover niya. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ito dito. And worst, sekretary pa ito ni Leonard Lockhart. At sa pakaramdam niya, may pagtingin si Leonard kay Veronica. Bigla siya nakaramdam ng takot. Binalingan niya si Romeo. Find out where my son and wife are living now. Pinahid niya ang luha at lumabas na rin ng Perse Hotel. Napailing na lang si Romeo na kinuha ang dokumento sa table at sumunod na rin sa presidente na lumabas. Samantalang si Leonard at Veronica ay nagtatalo sa labas ng sasakyan nito. And what are you expecting me to do, ha? You should be grateful because I protected you from being a fool. Nairitang wika ni Leonard kay Veronica. Nagalit ito dahil sa ginawa niya sa loob ng hotel. Hindi na napigilan ni Veronica mga luha niya. Sir, hindi mo kasi naiintindihan eh. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang binigyan ng dahilan si Marlo para kunin ang anak ko. Naiyak niyang sagot. What? Biglang sinaksak ang puso ni Leonard. Hindi niya alam na may anak ang dalawa. Kung kanina, nasasaktan siya sa isipin na baka si Marlo ang dahilan kung bakit tinakbuhan siya ni Veronica. Ngayon mas lalo na kumpirma yun dahil sa kanilang anak. Nakuyom niyang kamao. Kaya pala, so may anak kayo? Pigil ang emosyon niya, tumango si Veronica. Putang ina. Sinipa niyang gulong ng kotse dahilan upang magulat si Veronica. Nagtataka mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Tila nahimasmasa naman siya sa ginawa niya kaya bigla na lang siya nitong niyakap. Matagal niya itong hinanap at ngayong nasa harapan na niya ito ay hindi niya kayang iwanan siya nito ulit lalo pa at may anak na naguugnay sa kanila ni Marlo. I'm sorry, to make up for it, I'll do what I can to stop him from taking your son. Wika nito't pinahid ang mga luha nito.
Pinasandal niya ito sa dibdib niya. Napahinto si Marlo sa paglalakad nang makita si Leonard na hinaplos ang buhok ni Veronica habang yakap ito. Hindi naman nagreklamo si Veronica. Shit! Hindi pwedeng palitan niya ako sa buhay niya. Akmang lalapitan niya mang ito nang pumasok naman namang ito sa loob na sasakyan at mabilis na umalis. Sundan yung bawat galaw ni Veronica. Utos niya sa kanyang mga tauhan bago pumasok sa kanyang kotse. Hindi niya alam kung paano ngayon ilalabas ang galit niya. Habang bumabiyahe, walang imika ng dalawa. Pati ang driver, nagnibago na rin sa nakakabinging katahimikan sa loob ng kotse. Ngunit hindi na siya nagtatangka pang magsalita kahit na gusto na niyang tanungin ng kanyang boss kung saan ba sila dadiretso. Kung sa opisina ba or may ibang lakad pang mga ito. Sa kalokohan niya, bigla niyang inapakan ng preno dahilan upang muntik na mapasubsob si Veronica sa likuran ng pangunahang upuan. Mabuti na lang at mabilis ang mga kamay ni Leonard sa pagyakap kay Veronica, kaya ang ulo niyang tumama sa likuran ng upuan sa unahan. What the heck? Mura ni Leonard habang matalim na nakatingin sa kanyang driver. Sorry boss, yung aso kasi biglang tumawid. Pangatwiran ito. Ayusin mong pag-drive, singhal ni Leonard sa driver. Nasaktan ka ba? Puno na pag-aalalang chinek ni Leonard ang mukha ni Veronica. Hindi, okay lang ako. Sorry, nadaganan yata kita. Hingin pa umanhin ni Veronica. Hinawakan niyang bahagi ng mukha ni Leonard na nakasubsob sa upuan. Napapikit naman si Leonard dahil sa ginawa nito. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Veronica na nakahawak sa pisngi niya. Nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. Mabilis na iniwas ni Veronica ang mukha niya nang maramdaman na unti-unting bumababa ang mukha ni Leonard upang halikan siya. Tumingin siya sa labas na bintana. Naguguluhan na siya sa pinapakita ni Leonard sa kanya. Gusto niyang isipin na overthinking lang siya. Mas gusto niyang paniwala na sinasabi ng lahat na pihikan ito't allergic sa babae. Imposible naman na kapapasok lang niya sa trabaho ay may pagtingin na kaagad ito sa kanya. Alam naman ito na may anak na siya, hindi ba? Kaya imposible talagang iniisip niya. Ipinilig niya ang ulo sa mga iniisip niya. Bumaba ang kanyang tingin sa hawak niyang bulaklak. Ah, sir, nakalimutan niyo palang ibigay ang mga bulaklak sa nililigawan niyo. Binalingan niya si Leonard. Ikaw nang bahala dyan, nag-away kami. Sabay pakita nito ng cellphone upang ipahiwatig na nag-away ang mga ito sa phone. Ah, ilagay niyo na lang po sa vase niyo sa loob ng opisina. Sayang din naman, suwestiyon niya. Never mind, itapon mo na lang sa basurahan. Halatang wala ito sa mood makipag-usap. Galit ba to? Siguro nga dahil nag-away nga sila ng nililigawan nito. Hindi na lang umimik si Veronica hanggang sa pagdating nila sa kumpanya nito, walang isang nagsalita sa kanila. Nang hinayang si Mang Samuel sa effort na ginawa niya kanina, ramdam niya, nahihirapan ang boss niyang manligaw kaya nagkunwari siya kaninang aksidente niyang napakan ng brake ng kotse. Nagtagumpay naman siyang pagbatiin ng dalawa. Kinilig pa nga siya. Akala niya tuloy-tuloy na ngunit muling napanis ang laway ng dalawa dahil wala man lang balak na mag-usap. Unang bumaba ng kotse si Leonard. Sumunod naman si Veronica sa likuran nito habang bitbit ang maraming folders. Dagdagan pa ng bulaklak. Gusto niya na rin sanang itapon ito sa basurahan pero sayang naman. Dahil ang boss niya ang bumili, napagpa siya na lang niyang ilagay sa vase nito sa loob ng opisina. Good morning, sir. Bati namang empleyado na nakasalubong ni Leonard ngunit tinanguan lamang niya mga ito. Wala talaga siya sa mood na maalalang muntik na niyang halikan ng labi ni Veronica kanina. Nakalimutan niya hindi pa ito komportable sa kanya. Halatang umiiwas ito at gustong lagyan ng padarang pagitan nilang dalawa. Paano ba niya sasabihin rito na siya ang lalaking nagtakda sana nitong pakasalan noon? Paano kung sa pag-amin niya hindi siya nito maintindihan at bigla na naman siya nitong iwanan? Shit! Pagpasok ng opisina, tinuon niyang atensyon sa harap ng laptop. Ngunit hindi naman siya makapag-focus sa trabaho niya dahil ang mga galaw lang ni Veronica ang pinapakaramdaman niya. Kasalanan niya dahil sa loob mismo ng opisina niya nilagay ang table nito sa bahagi na makikita ng kanyang mga mata. Madalas niya itong sulyapan. May bahagi ng puso niya natuwa dahil hindi tinapon ni Veronica ang bulaklak na binigay niya. Bagkus, hinati nito sa dalawang pumpon at parehong nilagyan ng bulaklak ang dalawang vase at nilagay yon sa bawat table nilang dalawa. Samantalang si Veronica, kanina pa nag-iisip kung pagtitimpla ba niya ng kape si Leonard ayon sa oras nito. Nahiya lang siya magtanong dahil baka masinghalan lang siya. Kanina pa ito wala sa mood. Pero trabaho niyang pagsilbihan ito. Tumayo siya, bahala na kung magalit ito. Mahalagang ginampanan niya ang kanyang trabaho. Sir, coffee niyo po. Maingat niya nilapag ang coffee sa table nito. Hindi ito sumagot sa kanya. Sinulyo pa lang itong kapit muling tinuon ng atensyon sa ginagawa.
Hindi na lang niya ito pinansin. Bumalik siya sa kanyang table at isa-isang in-encode sa computer ang mga hindi natapos na trabaho ng dating sekretarya. Kinuha niya ang logbook at tiningnan kung ano ang mga schedule nito ngayong araw. Sir, remind ko lang po pala kayo. At 2 PM, meron kayong nakaschedule na visit para sa community outreach program niyo sa San Sebastian. Binalingan niya sa Leonard. Nakita niyang huminto ito sa ginagawa at tumingin sa suot ng mamahaling relo. Tawagan mo si Arthur kung naihanda na niya mga dadali na relief goods doon. Muling tinuon itong atensyon sa ginagawa. Ah, sir, wala po akong numero niya. Pwedeng makahingi ng number niya? Alanganin niya sagot at lumapit dito. Hanapin mong name niya sa mga contacts ko. Binibigyan nito sa kanyang cellphone. Supladong dating nito, kinuha niya yun at tinanapang numero. Hindi sinasadyang may nag-message at aksidente niya nabuksan yun, ngunit hindi niya nagawang basahin, napapikit siya. Sir, may nag-message yata, paramis hindi ko po nabasa, aksidente ko lang nabuksan. Binalik niya cellphone nito habang nakapikit sa takot na magalit ito. Kunot noon namang kinuha ni Leonard ang cellphone niya. Natawa siya sa reaksyon ni Veronica, ngunit hindi na lang niya pinahalata. Natili stricto pa rin ang mukha niya. I'm going to take back what's mine. Nagdikit ang dalawang kilay niya, numero ni Marlo ang nagpadala ng mensahe sa kanya. Hindi pa mas siya nakahuma na muling may dumating na mensahe. I know your secret now. You are the man who was supposed to marry my woman. Tangina. Napamura siya matapos basahin ang magkasunod na mensahe ni Marlo, dahilan upang magtaka si Veronica. We need to leave. Tumayo siya. Saan pupunta, sir? Takang tanong nito. Mahaba ang biyahe papuntang San Sebastian. We need to leave early para umabot tayo sa takdang oras. Paliwanag niya. Taranta namang kinuha ni Veronica ang mga kailangan dalhin bago sumunod sa boss palabas ng opisina nito. Saan na ba si Arthur? Tinawagan mo na ba? Huminto ito sa harapan ng kotse nito. Yes, sir. Ang sabi niya naka-ready na po mga goods upang dalhin sa San Sebastian. Naghihintay lang po sila ng go signal niyo. Pumasok ka na. Nagtaka siya dahil pinagbuksan siya nito ng pintuan. Bakit ba pakaramdam niya? Nagmamadali ito. Pumasok na rin siya sa loob ng kotse. Sumunod naman itong upo sa tabi niya. Tawagan mo si Arthur. Nang mauna na sila, susunod na tayo. Sinunod naman niyang inutos nito. Matapos tawagan si Arthur, naisip niya itong tanungin. Ilang oras po bang biyahe, sir, papuntang San Sebastian? 3 hours. Tipid itong sagot na hindi tumitingin sa kanya. Busy ito sa pag-text sa cellphone. Make sure no one follow us. Hindi sinasadyang nabasa niya mensaheng pinadala nito. Kahit nagtataka, hindi siya nagpapahalata. Nagugutom ka na ba? Napabaling ang tingin nito sa kanya. Hindi, sir. Busog pa naman ako. Sagot niya ngunit ang totoo kumukulo ng tiyan niya. Almost 2 hours nang binyahin nila kaya nakaramdam na siya ng gutom. Siyempre, alauna ng oras sa wristwatch sa suot niya. Akala niya nagbibiro lang ito sabihin na mahabang biyahe kaya hindi naman lang siya uminom kahit tubig man lang bago umalis kanina. Samuel, idaan mo muna sa restaurant na yan. Narinig niyang wika ni Leonard kasabay ng pagtunog ng kanyang tiyan. Pareho silang natawa na magkatinginan silang dalawa. Ayaw nilang umamin sa isa't isa na nagugutom na sila, ngunit hindi kayang magsinungaling ng kanilang tiyan. Inabot nang 30 minutes ang kanilang kain sa restaurant at agad din naman silang umalis. Samuel, ano nangyari? Takang tanong ni Leonard na maramdamang huminto ang kotse. Sandali lang boss, tingnan ko lang. Lumabas si Mang Samuel sa kotse at tiningnan kung anong diferensya. Kalahating oras ang nakalipas, lumabas si Leonard at ito mismong tumingin. Tangina, hindi mo ba na-check yan bago tayo umalis? Iritado niyang tanong sa driver nang malamang nasirang isang fan ng kotse. Dahilan upang ma-overheat ito sa daan. Nakamot ni Samuel ang ulo. Chinek ko naman to kanina boss pero... Pero nasira pa rin? Palusot ka pa? Sinipa ni Leonard ang gulong. Tinignan niyang oras, 30 minutes na lang bago mag-alas dos. Never pa niyang pinaghintay ang mga tao sa San Sebastian. Hello Arthur, diretso niyo na lang mga supply sa San Sebastian. Susunod kami kapag naayos ng problema sa sakyan. Pinitay niyang tawag at muling pumasok sa loob ng kotse. Nakagat niyang ibabang labi habang nahulog sa malalim na pag-iisip. Ilang sandali pa lumabas siya ng kotse. Hindi pwedeng manatili sila dito sa ganitong lugar. Paano kung masundan sila ni Marlo? Hindi siya mapakali. Halika, hinawakan niya ng kamay ni Veronica at maingat na hinatak ito palabas sa sasakyan. Ano pong nangyayari, sir? Kinakabahan tanong ni Veronica. Nasiraan ng kotse. May alam akong pwede nating daanan para makarating tayo sa San Sebastian. Nagsimula nitong maglakad habang hatak pa rin ang kamay ni Veronica. Sa kabilang banda,
Nakuyom ni Marlon kamao habang nakatayo sa labas ng kumpanya ni Leonard. Ilang beses na niyang tinawagan ito ngunit out of coverage. Sinubukan na rin niyang tawagan ang numero ni Veronica ngunit cannot be reached din ito. Shit! Napamura siya sa kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Halata niyang tinatago ni Leonard si Veronica. Boss, wala sila sa opisina na presidente. Nagtanong-tanong kami sa mga empleyado pero isa lang sagot nila. Hindi raw nila alam. Walang sinabi sa kanila ang boss nila. Ngunit mayroong isang nagsabi na baka raw nag-community outreach sila sa San Sebastian dahil ari daw namang ito ngayon. Nakuyom ni Marlo ang kamao. Puntahan natin ang San Sebastian. Ngayon pa lang nababaloy na siya sa selo sa tuwing naisip na magkasamang dalawa. Hindi pwedeng hindi kita mabawi, Veronica. Muli siyang pumasok sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Napailing na lang si Romeo na sinundan ng kotse ng kanyang boss. Ang tanga mo naman kasi, boss. Nasa tabi mo na, hinayaan mo pang mapunta sa iba. Napakatanga mo talaga. Paninermon niya, ngunit hindi naman naririnig ng kanyang boss dahil sa kabilang kotse ito nakasakay. Minsan talaga, kailangan pa ng boss niya nasaktan ng paulit-ulit bago ma-realize ang mali nito. Ano kayang gagawin ni Marlo para muling mabawi niya si Veronica? Malaman kayo ng dalaga ng lalaking kasama niya ang lalaking dapat ipapakasal sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.